Okay, so a pleasant day po ulit. So ito pong video tutorial na ito ay paano naman po mag-download ng assessment result for most learning area. Ito po. So general po na procedure. So login po tayo with our online database, zipgrade.com po. And then punta po tayo sa quiz tab. Now, look for the subject or the quiz na gusto nyo pong i-download. So let's say for example, no, hanapin po, nag-search na po ako dito, G8. Okay. May mga convention po tayong ginagamit every quarter, or may convention po tayong gagamitin every quarter. And ngayon pong second quarter, we are going to use QA2 and then yung pong dash and then the grade level para po hindi po tayo magkahalo-halo pagdating po natin ng fourth quarter. So let's say for example, grade 8 po yung hahanapin ko. And sige, let's have AP. Well, let's have AP. Now, in downloading po the results, no, make sure po na before you download the data, lahat po ng papers ng bata ay connected sa kanilang pangalan dito po sa ating database. So, paano natin malalaman? Now, kung pumunta po kayo sa section ng graded papers, makikita niyo po yung mga pangalan ng mga bata naka-blue. So, ibig sabihin, yung papel po nila, let's say ito po si Acosta Trixie, nakakonect po yung kanyang papel sa ating database. So, kung ina-scan yung paper, nakakonect siya sa record natin. Now, pagka po ganito ang nakita ninyo, let's say itong nasa baba po na ito, image po ang nakasulat na pangalan instead na itong kulay blue, we have a little problem, or hindi naman po problem, kundi we need to connect the paper first bago po tayo mag-download. Ano? So, pwede po yan gawin sa cellphone natin. Iko-connect po natin siya. Nasa change student po yon kung mobile phone po ang gagamitin. Pero kung dito nyo po i-connect sa application, ano, i-open in new tab nyo lang po ulit siya para hindi po tayo pabalik-balik dun sa tab na yun. No. And then, connect to student. Dun po sa may application natin, change student. Dito po sa ating online portal, connect to student. So, let's connect this paper po. Kasi maaaring mali po yung nilagay niyang student ID or mali po yung pagkakashare niya ng student ID. Ano? So, para po makashort tayo, ayan po, connect po natin siya. Now, kapag lumabas na po yung pangalang, yung pangalan na po niya, try po natin i-refresh po yung kaninang tab kung nasaan lahat ng papers po ng bata natin. So, ayan. Ngayon po, kung okay na po, okay, kung okay na po tayo, pwede na po nating i-download yung resulta ng exam kung kumpleto na po iyan. Ano? So, let's say, assuming po na kumpleto siya, punta po tayo sa standard format, then automatically, pagkapindot po lang, ay mada-download na po itong ating quiz statistics. Now, kapag in-open po natin itong Excel, lilitaw po dyan yung information ng lahat ng batang nag-take ng exam, pati ang kanilang score. So, ang score po nila ay nandito po sa column ng number of correct. Now, bago po tayo mag-manipulate, by the way, isave po muna natin itong file as an Excel file. So, let's say for example, instead po of CSV, ano, kasi pagka po na-enter, pagka po nag-edit po tayo ng CSV file yan, babalik po siya sa unformatted na itsura niya, which is troublesome po, na paulit-ulit po natin gagalawin. So, isave po natin siya as Excel workbook. So, i-rename po natin para hindi po tayo malito. Let's say, ayan po, no? Quiz QA2 G8AP. Okay na po yan, no? So, workbook po, ano? Then, save. So, ito po ngayon siya. So, ito na po yung raw na resulta ng exam. Now, may 51 to 60 po tayo dito. Dahil dun sa ating answer sheet, meron po tayo dito 60. Pero dahil hindi naman po tayo naglagay ng answer key dyan, wala po siyang imamark na kahit na anong tama o mali. Kahit nagsagot po ang bata. So, wala po epekto yun. Ano? Now, moving on. So, ang first step po is to, of course, select all this data. And then, isort po natin siya. Based po muna sa external ID, which is Z2A, para mauna po yung male at female. Now, kung sa test po na to, pinagsama nyo po yung dalawang section, wala po tayong magiging problema kasi sa external ID po, indicated yung section at kung babae o lalaki sila. Then, add level po tayo for the surname.
So, itong sorting po nito ay under normal pretext, meaning yung arrangement po niya is naka-alphabetical order. Now, kung meron po tayong mga transfer or dinagdag, madali na lang po i-cut yung data nila o yung row ng bata na yun. So, let's say na sort na po natin siya. So, makikita nyo po ano, nauna lang po ang Newton since n po Newton siya. So, we have Newton. Newton, lahat po ng lalaki ng Newton nakasort. And lahat po ng babae ng Newton ay nakasort. Then we have Einstein. Ano po? Since naka Z2A nga po tayo, kaya mauuna po ang Newton. Now, okay. So after po yung masort yung data, ito na po yun actually. So yung number of correct, ito na po yung ika-copy-paste nyo sa inyong class record. Provided po ah, provided po na yung same arrangement po ng pangalan ng bata dito ay kamukha po doon sa inyong class record. Ngayon po, let's say lang po ah, mayroon po isang bata, halimbawa po itong si Erica de la Cruz ay transfer. Pwede niyo naman po i-cut yan at i-insert na lang po dito. Kung nasa dulo po siya ng class record. So, wala pong problema doon. Ano? So, ganito po natin i-manipulate ang data. Now, sa mga normal subjects po, except MAPE, ganito lang po kadali ang pagkuha ng result. Nandiyan po yung number of correct. Okay? Ngayon po, kung halimbawa, medyo, sir, ang hirap naman ito, at hindi ka naman mag-item analysis, no? Ito po kasi data na to ay for item analysis. Now, kung hindi po kayo mag-item analysis, there is another way of downloading the result. So, pupunta po ngayon tayo doon sa tinatawag na gradebook. Yan. So, kung hindi po kayo mag-item analysis, ha, pero for me po, ano, mainam po na ito na yung gamitin nyo kasi nandito naman po yung score ng bata and then nandito na rin po yung item analysis. Ngayon po, let's say lang, hindi nyo po malaman. Ito po kasi 74 lang sila. Let's say, halimbawa po, ano, bibilangin po. Halimbawa po, count function lang po tayo. Halimbawa po, ano, ilan po itong bata na po. Eh, tinataman po ako magbilang. So, let's use the count function. Count po, ano. So, let's count lang po muna kung ilan itong nag-take na exam night. So, 74 lang po. Ano? Then, may nawawala po isa. Now, para malaman po natin kung sino yung batang nawawala na yan, punta lang po tayo doon sa gradebook. Saan po makikita ang gradebook? Dito po sa tab ng classes. And then, hanapin po yung section ninyo o yung subject po na ginawa natin dati. So, sa case po na ito, dahil ito po ay AP, ano po bang section yung nakalagay na classes? Di po ba? 22-23 G8 APE, tsaka po 22-23 G8 APM. Ngayon po, dahil magkaiwalay ang classes na yan, hahanapin po natin yan dito. So, hintayin po natin mag-loading. So, madami na. So, let's assume na nag-load na po siya. Pwede po natin i-search G8. So, lahat po ng G8 lalabas. Ito po ngayon yung gradebook para sa Einstein and ito po yung gradebook para sa Newton. Magkahiwalay po kapag gradebook. Now, para malaman po natin kung sino yung hindi nag-take, pwede po dito sa gradebook. Mas mabilis po makita kesa dito sa ating Excel. Okay po. So, proceed po tayo. Now, sa gradebook po, dalawa po ang view niyan. Isang naka-percent at isa pong naka-score. So, kung gusto niyo po naka-score, pindutin niyo lang po yung view by score. And makikita niyo na po yung score po. Ano? So, ito po yung mga dating papers po na hindi naka-synchronize po. No? Ngayon, babalikan na lang po ninyo yan. Now, for example, ano, ito pong QA2. Kanina po 74, di po ba? So, ang nawawala pong bata ay itong si Rupa. Kasi kung titingnan po natin dito sa ating Einstein, view by score lang din po, si view by score, no? Nandito po si, itong Joshua Pagoda po na ito, wala na po yan, no? Didelete na lang po natin yan. Okay. Tingnan ko nga po kung sa AP nandito pa yung Joshua Pagoda. Alam ko po kasi binura ko naman na po yan. Opo, binura ko na po siya. So, pag CSV file po yung dinownload nyo, no?